I'm so happy talaga to be with you, okay, at Green Power, naka-green tayo lahat, okay? Amen. Thank you, Lord. Prayer, key to revival. Amen. We're gonna talk about the power of prayer. No, the prayer that is the key to revival. You know what? Proven po sa history, it has been proven that prayer is the key to revival. All throughout history, pag pinag-aralan po natin ang kwento ng prayer, okay, ang kwento ng mga taong nanalangin, and hindi ko lang pinag-uusapan dito yung pa-cute na panalangin o one-time na panalangin, pero yung mga taong nag-desisyon, okay, that they will pray for revival ay ang mga tao, okay, na naging instrumento ng Panginoon para, okay, maging agents of revival all throughout history. Even po, okay, if you will remember that the Holy Spirit descended, okay, during the time of concentrated prayer by the apostles. Bumaba po ang Banal na Espiritu Santo during Pentecost nung mga apostles, okay, nagdesisyon to pray, and doon na bumaba ang Banal na Espiritu Santo. Definitely after po noon, okay, they, diba, decided that, hey, we will have a non-stop prayer. Prayer will be our arsenal, no, to spread the gospel, okay, to bring about, no, change sa mundo, no. So prayer talaga ay ang susi. Before the missionary era of the church began, okay, before the missionary era of the church began, si Holy Spirit po ni-reveal sa mga leaders in Antioch na isend nila si Paul and Barnabas. Alam po natin that when the Holy Spirit revealed to them that, hey, send Paul, send Barnabas, alam po natin na dyan na nag-start ang malulupit na mga missionary journey. Okay? Na nag-spread sa gospel, hindi lang sa Jerusalem, pero sa ano na, iba't ibang mga kontinente na, no? Pero nagsalita lang si Holy Spirit, okay, na send Paul, send Barnabas, nung sila ay nag-pray at nag-fasting. So, importante po ang prayer, importante po ang fasting. Susi siya sa pagbaba ng Banal na Espiritu Santo, ng pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, and even ng clear direction ng Banal na Espiritu Santo para lumawak ang Ebanghelyo. I remember si Martin Luther. Okay, Martin Luther, okay, was at that time, he was not satisfied at all with the religious world in which he has been born. Di siya satisfied. Sabi niya, hindi lang may kulang. Alam natin niya, kaya nga reformer ito eh, no? Why? Kasi hindi lang may kulang. Sabi niya, may mali. Sabi niya, may malaking mali. So during the winter of 1512, he locked himself in a room and prayed over what he was discovering in the scriptures. So wala na, nagkulong na siya sa isang monastery. At that time, siya po ay isang theology teacher. Nagkulong na siya, and then pinagpipray na niya yung nadidiscover niya sa salita ng Diyos, no, sa Bible. And what happened? Okay, the Reformation was birthed after that season of prayer and fasting. Saan nag-birth? Prayer and fasting. Hello? Hello? At alam natin, okay, na yung justification by faith, na until naintindihan natin ang Biblia ngayon, okay, na grabe, tayo ay maliligtas lamang, hindi sa ating mga gawa, dahil sa grasya ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalatayo, tayo ay maliligtas. Amen. Yan po ang pinirth
ni Martin Luther, and you know what? Literally, revival happened. Amen. Throughout Europe. Okay? And grabe po ang ginawa ng Panginoon through him. Of course, the fire of revival that spread throughout Europe began to wane, die down. But you know what happened? After that season, okay, enlightenment arose under John Wesley. Si John Wesley, okay? Alam niyo po ang revival. Sino naniniwala na ang revival nangyayari pero pwede rin ang revival ay nawawala? Naku, wala akong kausap. Kaya importante po na masustain yung revival. Sabi ko, during my prayer kanina, sabi ko, Father, tulungan mo kami. Lord God, if we have an obligation, Lord God, not to stop, not to kill the revival that you have created. And paano natin masusustain yung revival is through prayer. And so what happened? Nag-wane, okay, yung revival, okay, na something happened to the church. But what happened? Tinawag ng Panginoon si John Wesley nung siya po ay dissatisfied with the state of the church in England, May 24, 738. Nung binabasa po niya yung isa sa mga librong sinulat ni Martin Luther, pambihira po, he got born again. He experienced a genuine conversion. As in literally, began to cry at sabi niya, Oh Lord, tulungan mo ko, gamitin mo ako. Kaya na-born again siya, tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. And this led to more prayer and more fasting for John. As in prayer, as in fasting, kasama ang kanyang kapatid na si Charles at ang kanyang kaibigan na si George Whitefield. As a result po, literally, they began ministering to large crowds, not only in Great Britain, even po sa America, and grabe po ang revival na nangyari dahil po sa mga reformers na ito. Alam niyo po ba, ang Methodist movement began, okay, dahil po dito sa prayer and fasting po na ito, ang dami na born again, revival happened. Come on, hello? Come on, hello? Sabi mo nga sa katabi mo, prayer is the key to revival. So 19th century, fast forward, ang nangyari ulit sa Protestant church, okay, nag-wane na naman yung revival, okay, and what happened, yung course na sinet ng mga early reformers ay, alam, ganyan naman eh, di ba? Bumabagsak. Hello, and ang mga Christians at that time ay hindi na nag-church. Sige, let's just stay at home. Hindi naman pandemic. So sabi nila, let's just stay at home. So hindi na nag-church ang tao. Amen. But toward the end of the century, God raised up D.L. Moody. We know them, no? D.L. Moody, si Charles Finney, si R.A. Torrey, and these men preached under the anointing of the Holy Spirit, motivated by fasting and prayer. And so, sabi niya, ano nangyari sa simbahan? Nalamig na. Yun, dapat umaapoy. Anong nangyari? Hello, sino dito naranasan niya na dating maapoy ka, tapos biglang, ano ba ito, nanlamig ka. Sumabay ka sa lamig ng Solomon. Masyado kang malamig. Hello? And so, what happened? Because of them, sabi nila, hindi tayo papayag, and through prayer and fasting, yung spiritual climate rose again. Okay, and grabe po, they were describing na yung pagbaba ng Banal na Espiritu Santo dito ay katulad na katulad ng Acts, ng Book of Acts. And nangyari po ito because yung mga Methodists and mga holiness groups were fasting and praying. When the Holy Spirit fell, they were really praying. They were really fasting. Amen. Still today, we need the outpouring from the Holy Spirit. Kung alam nyo lang po, no, grabe po. Kaya ang galaw ngayon ng kalaban, grabe ang worldliness, ang lawlessness, even suicide, even depression,
noong identity crisis ngayon talagang wow. Ang pornography, ang abuse, ang rape. I want to tell you, what will bring about the revival that can lead the world away from total destruction? Definitely, the answer is a new call to prayer. And I believe in my heart na nag-umpisa na ang revival. At patuloy pa nating mararanasan ang revival. Ang sabi ng Biblia, from the days of John the Baptist, ang kaharian daw ng Diyos from the days of John the Baptist will forcefully advance. It will forcefully advance. And sino ang mag-a-advance ng kaharian ng Diyos? Ang mga intercessors. Ang mga taong hindi gagamitin, hindi sasandal sa kanilang mga laman, pero sasandal sa kapangyarihan ng Panginoon. Hello, palakpakan po natin ang Diyos. A church that is dedicated, kung ang isang simbahan o ang isang city ay dedicated to pray and fast, yung simbahan na yon o yung syudad na yon will be agents of revival, healing, and miracles. Sino rito gusto ang makakita ng milagro sa ating simbahan? Walang tigil na milagro sa ating simbahan. Hello? Prayer. Ang ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan makita ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Revival must not only be prayed for to begin, but must also be prayed for so that it may be maintained. Ang prayer, diyan mag-uumpisa ang revival. Pero paano ma-maintain ang revival? Prayer din. So kapag ang banal na Espiritu Santo ay sumagot na, okay, sa inyong mga panalangin, Lord, I pray for revival sa pamilya ko, at sumagot siya, isustain nyo yan at i-maintain nyo yan through prayer. Hello? Pag sumagot ang banal na Espiritu Santo, sinabi niya, o sige, granted by revival sa simbahan, then kailangan mag-pray para magpatuloy yung revival. Pag sumagot ang banal na Espiritu Santo, sinabi niya, sige, may revival sa mga eskwelahan. Then, ang revival, kailangan ipag-pray din kay, para ma-maintain. Hello? Or else, ito, sinulat ko po rito, sabi ko nga, okay, or else the momentum won't be a movement, but a monument. Yung momentum na inumpisahan ng banal na Espiritu Santo, baka hindi maging movement. Pwede maging monument lang. Grabe, last 3 weeks ago naranasan namin si Lord. Patuloy naming aalalahanin yung milagro ng Diyos 3 weeks ago. Napakagandang, di ba? Baliktanawan ang kanyang ginawa. Monumento lang. But if you want the revival of God to continue to become a movement, then we need not to stop. Okay? Okay? In prayer. Kaya kailangan committed tayo, Life Giver Manila. Committed tayo sa revival until the Lord comes. Lord, hanggang dumating ka, committed kami. We want heaven on earth. We want to see, Lord God, continually souls being saved. We want to continually see, Lord God, people getting healed, people getting restored. Mami, people being blessed to be a blessing. Lord, hindi pwede mamatay itong revival na ito. Hanggang dumating ka, committed ang puso, committed ang life giver sa revival. Alam niyo po, saan titigil ng revival? Kapag tumigil tayong manalangin.
If we will stop in prayer, then revival will wane. But if we will continue to pray, we will see Philippines saved. Sino niniwala rito na ang ating bansa ay maliligtas? Sino naniniwala rito na aahon ang ating bansa sa kahirapan? Alam mo, naiiyak eh. Meron akong kaibigan. Si Joseph kasi, di ba, delayed in speech eh. Di ba, 2 years old na siya nakapagsalita. So may kaibigan ako, sabi niya, delayed din yung anak ko. Pero grabe rito, sabi niya, sa Australia, libre ang therapy, may pagkain pa. Diba? Sabi ko, sana all. Eh, ang mahal ng therapy dito sa Pilipinas, tama po ba? Diba? Isang araw, aahon din tayo. Diba? Kaya sa prayer, lahat ng mga corrupt dyan, tinatadya ka na in the spirit eh. Hello? Eh, kaya tayo talagang, alam mo, hanggang ngayon, umiiyak tayo sa nangyayari sa bansa. Bakit? Hindi naman tayo nananalangin eh. Alam nyo, may nangyayari sa panalangin natin. Ang dami nating kausap ngayon. Maniwala kayo. Sabi ko, Lord, sige, ipanalangin pa natin. Last time, kausap po natin ang Tagig. That they want Puso, no? To partner with Puso under Mayor Lani Cayetano. Eh kasi si Mayor Lani Christian eh. Kaya sabi niya, Puso niya ma-win ang Tagig. Tapos ang ganda pa ng benefits ang Tagig. Christian eh! Sino naniniwala kapag born again ang ating, di ba, ang mga government officials natin, then aaho ng bansa. Eh, kailangan hindi tayo tumigil manalangin. Ako excited ako sa ginagawa rin ni Lord sa Nueva Ecija. Diba? Kung saan sila inag-partner din sa Puso. Eh, Christian yung governor eh! Excited sila sa Love and Purity. Makakandak sila ng Love and Purity sa February. Sabi nila, sagot na ng governor, ang sounds, light, etc. We want to bring the youth to the Lord. Christian eh! Hello? Huwag tayong tumigil. May ginagawa ang Diyos. Ang problema, mabagal-bagal. Bakit? Kasi ang bagal nating manalangin. At hindi tayo naniniwala sa manalangin. Ano ginagawa natin dito sa simbahan? Puro pakyu tayo. You are my champion. Pakyute! Hindi dapat tayo nagpapakyute. Why? Because yung authority binigay sa atin in the name of Jesus. Ang naniniwala ko may gagawin ng Diyos sa ating bansa. When we pray, may mga open doors na hindi natin kayang buksan, pero bubuksan ang ating Panginoon. At hindi na kailanman yan masasara. Pag nanalangin tayo, gumagalaw siya sa ating pamilya. Pag nanalangin, alam niyo po ba na ang isa sa favorite ko na galaw ni Holy Spirit, amen, na work ni Holy Spirit, it is to convict the world to its sin. Pag nananalangin tayo, pambihira, may conviction. Mamaya, ang dami kong mga kwento. Hello? Na kinoconvict na yung mga tao sa campuses, sa government. Let's continue to pray. Why? Because lalakas yung conviction and people will say, ano kinagawa ko sa buhay ko? Mali ito! Jesus, save me! Jesus, I need you! Holy Spirit, heal me. Sa prayer natin. Taas ang kamay na excited dito. Sige nga, at the count of 3, sigaw nyo, sabihin nyo, prayer key to revival. Wala, si Ann lang ang excited, talaga. May mga single dito, wala. Kailangan pa mag-asawa para maging excited. Amen. Ang dami natin kailangan pag-usapan, pero tingnan lang po muna natin 3 bagay. Why pray?
Why prayer is the key to revival? First is this, prayer produces power. Prayer produces power. Alam niyo, walang rason para hindi natin ma-experience ang milagro ng Diyos araw-araw. Walang rason para hindi natin maranasan ang milagro ng Diyos sa ating buhay. May mga gawain kaya mo. May mga gawain kaya mo pa. Kaya pa. Pero may mga gawain hindi na kaya. Dito papasok ang power ng prayer. Prayer produces power. And let's look at the greatest revivalist ever. And that is our Lord Jesus Christ. At tingnan natin yung buhay niya. Kasi araw-araw may milagro. Hindi dahil Diyos siya. Alam natin na si Jesus at that time, 100% God, of course, Diyos siya, but also 100% man. And sabi niya, okay, yung kapangyarihan na gagamitin ko, okay, ay kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. And so pinakita niya, saan ba? Di ba lalakas yung kapangyarihan palalo na meron siya? And we can see here, hello, may kausap ba ako? Tinan po natin kay Jesus, makikita po natin that what? He would often withdraw from the crowd to show us the power and anointing that comes from prayer. Luke 5:15 to 16. Sabi niya, yet the news about him spread all the more so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. Amen. So grabe crowd daw came to him to hear him and to be healed of their sicknesses. So grabe yung miracles. But in verse 16 sabi rito, but Jesus often withdrew to lonely places and naku, lakasan nyo nga. And prayed. Grabe! Pwede na mo, Diyos na ako, hindi ako mananalangin. Pero makikita natin na pinakita ng ating Panginoong Hesukristo na mawawala ako ha kasi gusto ko ulit umigib. Gusto kong mag-refill. And he would withdraw, amen, to lonely places and pray. Alam niyo po, nasa generation tayo ngayon na we want everything to be instant. Instant food, instant healing, diba? Instant wealth. But there is no instant in producing power. Kasi gusto natin agad power eh. Diba? ASAP. You know what? Hindi po ito instant. It requires long hours of dedicated prayer just like Jesus. Kung gusto mo talaga ng power, kung gusto mo talaga gamitin ka ng Panginoon, kung gusto mo talaga gumalaw ang Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa bansang ito, sa pamamagitan mo, then hindi siya instant na attend tayo sa conference na yan, tas instant, boom. Di ba, magiging bomba tayo sa ating, no. Kita po natin dito, you know what? Lahat ng mga revivalists, they pay the price. At ano yung price that they had to pay? That's long hours of dedicated prayer, just like Jesus. Even pinag-aaralan ko, amen, ang kamamatay lang na si David Yonggi Cho. Sabi niya, ako mismo, I have hundreds and thousands of members. Almost half a million members. And wala, alam mo, ako yung may reason para hindi na mag-pray. Pero, kaya nga naabot ko to dahil ang wala, alam niyo po ba, na kahit nasa beach, many were testifying na magkukulong si Yonggi Cho para mag-pray. He's a man of prayer. And sabi niya, lahat na na-achieve ko, yung kapangyarihan, na inaalaw ng Panginoon na ma-release sa buhay ko at sa simbahan ko dahil yan, I dedicated my life to prayer. Hindi dapat tayo nagmamadali sa panalangin.
Anong susi ng kapangyarihan yung hindi ka nagmamadali? Eh kasi naman, ang dami kong ginagawa. May tanong ako sa'yo. Milyonaryo ka ba? Kitang-kita natin dito na kahit na yung pinaka-successful na tao, sabi niya, sandali, kailangan ko ng kapangyarihan ng Panginoon. Hello? Balik sa panalangin. Mark 1:35-37, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." But wala na. Okay? Nung hindi pa, di ba? Di ba? Nung madaling, this is madaling araw. He already left the house to pray. Who wants strength all throughout the day? Who wants wisdom all throughout the day? Who wants power all throughout the day? Start in prayer. Kasi tayo kasi start in Facebook eh. Kaya umpisa pa lang talagang, di ba, may temptation na wala na, napatulan mo na eh. Di ba? May nang inis lang sa'yo, talagang, oh, napatulan mo eh. Umaga pa lang yan, 10 a.m. pa lang, para talaga, lahat na. Di ba? Pinatulan mo na eh. If you want strength, wisdom, protection, especially tayo, yung mga nanay dito, grabe, may mga anak, kailan ang anak mo? 3, 4, talaga, Tapos may trabaho pa, tapos may ministry pa. Saan ang lakas mo? Kaya nga, alam mo yung pastor, hindi na ako nakaka-pray talaga. Talagang busy. Sandali, parang baliktad. Mas dapat ka mag-pray. At magugulat ka, gagaan ang araw. Magugulat ka na sandali lang, paano ko natapos yun? Paano ko naggawa yun? Compare mo buhay mo na hindi ka nananalangin sa nananalangin ka, ang laki-laki ng difference. I-compare mo ang life group leader na hindi nananalangin sa nananalangin, magugulat ka, ang laki ng difference. I-compare mo ang church na nananalangin sa hindi nananalangin, ang laki-laki ng difference. Check nyo po. Magdesisyon tayo na tayo mag-asawa, kailangan na tayo manalangin. Umpisahan nyo sa 30 minutes, and then 1 hour, and then 2 hours. Maniwala kayo, prayer will produce power. Come on, palakpakan natin si Lord. Kaya magugulat ka, na-close ko na tong deal na ito. Ano nangyari? Paano nangyari ito? O paano ko na-accomplish to? Ano ba to? Ang gulo ng mga anak ko, pero ba't gano'n hindi ako nabuisit? Ano nangyari? Wow! And then sa life group ko, what happened? The Holy Spirit poured out and healings broke. What? What happened? It's because, I mean, hindi mo lakas, pero lakas ng Panginoon. Si Charles Finney po, kanina nabanggit ko, amen, is a man of prayer. Actually, lahat ng nabanggit ko kanina ng mga early reformers, they were all men of prayer. Si Charles Finney po, something happened, amen, na magandang ikwento po sa inyo. Dahil isang araw, okay, sa isang normal town sa New York, sa upstate New York, okay, isang araw, sumakay siya ng train and he was passing by. Do you know, si Charles Finney, nung siya'y dumaan doon sa city, alam niyo po ba that the Holy Spirit fell on the sinners in the community? Sa presence pa lang niya, dumaan pa lang siya, ha? To the point na yung mga lalaki na nasa bar fell on their knees under the conviction of the Holy Spirit. And ask Jesus, "Lord, save us." Nag-iimunuman. Biglang lumuhod. Sabi nila, "Lakas. Ang lakas. Lord, kailangan ka namin. Jesus, save us."
Wow! Wow! Hello? Prayer produces power. At hindi na si-share. Alam mo yon ni Finney, yung susi. But a reporter spied on him. Kung anong ginagawa niya. Anong susi ng power na meron siya? And the reporter reported on the hours spent in prayer. Okay, by Charles Finney. Grabe ang hours that he would spend in prayer. Kapatid, okay lang kahit di ka gwapo, okay. Sa katabi mo, okay lang yan. Kapatid, okay lang yan kahit na, alam mo yon. Ano lang, average yung normal lang ano mo, ang bank account, normal pa lang. Sabihin mo nga, okay, hindi pa ako ganung kayaman. Okay. Oo, alam ko, hindi pa ako ganung katalented. Sige, sabihin mo sa katabi mo, alam ko kahit di pa ako ganung katalented. Pero hintayin mo na yan, tao na yan, mababad sa panalangin, maniwala ka sa akin, that person will produce power. We don't know what will happen when we pray. What will it produce? What will be the results, okay, of people praying, of a church praying, of a family praying? And minsan, sa totoo lang, limited tayo, tama po ba? Kaya in Romans 8, may mga panalangin tayo na tinutulungan na tayo ng Banal na Espiritu Santo to pray for. Kaya nagpipray na tayo in groans, nag-groan na tayo kasi si Holy Spirit, pinaprompt na tayo, ginising tayo to pray. Kasi hindi natin alam bakit tayo nananalangin. May kwentong ganyan si Dr. Yong Gicho. Hindi ko alam ba't ako pinagpa-fasting ni Lord. Nag-fasting ako, nag-pray ako. Madaling araw, ginising niya ako to pray. Hindi ko na alam kung anong pinagpipray ko. Groaning, nag-groan ako. Yun pala, may isang member siya na na-ospital na. Nasumabog niya ata ang mata, etc., etc. Nung Sunday na yun, nilapitan siya. Ito po nangyari sa aking anak. Sabi niya, kaya pala pinagpipray ako ni Lord. Please pray for a miracle. Eh sabi niya, sige, i-extend ko ba yung fasting ko para sa anak mo. Dumalaw siya sa ospital at nagulat siya. Amen. Nagumaling yung bata. Minsan may mga pinaprom tayo, bakit ako ginigising ni Lord? Limited lang tayo paggamit ka kay Lord. Groan, you speak in tongues, you cry out to God, magugulat ka, kaya pala may pinagaling na si Lord na kapatid natin, na member natin, na tatay ng member natin, na tatay ng life group leader. I don't know kung anong kayang abutin ng panalangin basta magpagamit ka sa Panginoon. Prayer produces power. Come on, mas malakas sa palakpak sa Panginoon. Kaya ako, hindi pwede. Alam niyo, huwag kayong mahiya. Magpa-pray. Hindi ba ako paawa, ha? Sabihin mo sa life group, kaya nga may Jesus eh. Ano ba yan? Para saan yung Jesus? Kaya may Jesus, please, GC, is para isang, you ask for prayer. Hello? Pwede po ba ako humingi ng prayer? Tapos huwag kayong magre-reply na, okay, noted, we will pray. Tapos hindi mo naman pagpipray, nakakasala ka. Yes, I will pray for you. Tapos hindi mo naman pinagpray, nakikita ka ng Panginoon. Huwag ka nalang sumagot kung hindi mo ipagpipray. Pero kapag sinabi mong, I will pray for you, then, right there and then, pray, speak in tongues. Why? Because naniniwala tayo sa simbahan natin, araw-araw, linggo-linggo, may milagro. E sa mga panalangin natin, diyan magmimilagro ang Panginoon. Kaya huwag mahihiyang magpa-pray. Hindi, wala naman ako mabibigay kasi ako, kapatid, okay ang cash ha. Bigyan mo rin. Pero mas malupit panalangin. Because diyan ako naniniwala, ngayon naniniwala tayo na magmimilagro ang Diyos. May maghihiwalay na mag-asawa, magmimilagro ang Diyos.
mag-iisahin sila ulit. May mga anak tayo na pasaway na talaga, kinukuha na ng demonyo, kinukuha na talaga, as in, last week, we talked about that, hinahagis ni, sa apoy, sa tubig. Pero naniniwala tayo na kaya yan i-recover through prayer and fasting. Amen. Number two, wala na akong oras. It's number one, prayer produces power. Number two, prayer accomplishes much. Ang dami na a-accomplish ang panalangin. Tingin mabuti sa akin. Bakit hindi tayo nananalangin, mga nanay, tatay? Mga, yalo na mga young professional na talagang, ayan na, pamilyonaryo na kayo. Amen. Di natin alam, this year, next year, you will get your first million. Yes! Come on, claim it! 1, 2, 3! Parang punong-puno ng doubt. Sabi ni Lord, nasaan ang faith nyo? Ang dami natin. Ako, may goal ako eh. Ang dami kong dapat gawin. Naku, pray. Naku, sayang sa oras yan. Kapatid, diyan ka nagkakamali. We fail to pray because we want to accomplish things. We think prayer kills time. We think that it will kill our time. As businessmen, as, you know, someone na sobrang daming goals, kailangan marating, kailangan makuha, kailangan ma-accomplish. But I wanna tell you, amen, mark this word, this is not from me, this is from the Bible, that we can see that when you pray, you will accomplish more. Meaning, it will save your time. It will save your effort. May mga bagay na inaccomplish na nung tao sa sarili niyang lakas, tumagal, bago niya na-accomplish. Pero inaccomplish niya sa panalangin, parang bakit ganun ang bilis? May mga taon bago ma-accomplish siya laman, may mga mabibilis na ma-accomplish sa panalangin. Sa panalangin, magugulat ka si Lord, nag-o-open ang mga pinto. Sa panalangin, magugulat ka, inunahan na niya. Wala ka pa doon, in-overtake na niya. In-accomplish siya na. Sino dito gusto niya? Advance party lagi si Lord. Bago ka pumunta sa isang lugar, close deal na. In-advance ko na yan. Ako na nakipag-usap dyan, anak. Diba? Nginitian mo palang, hi sir, parang, dandel na. Bakit? Hindi ka pa, papunta ka pa lang, wala na, nakuha mo na yung pabor. Na-accomplish na ng Panginoon para sa'yo. So, dinaan mo na lang sa ngiti, sa kakutan, sa merienda, pero dandel na. Kaya ako nagtataka, bakit ganun? Ay, kasi ano, may prayer tayo every Saturday kasi dami namin ginagawa eh. Naalala ko nung revival season, lahat ng staff, ang dami ginagawa. Sabi ko, uy, lahat kayo, bitawan nyo lahat ng ginagawa ninyo. Walang-wala yung isang oras na magpipray tayo kay versus, di ba sa isang oras na magtatrabaho tayo, madami tayong ma-accomplish sa panalangin. Luhod, luhod, luhod! Lumuhod naman. Kaya ang daming, di ba, kahit ang daming changes, ayan na, ang daming taong pumunta, lumimata tayo ng ibang lugar, etc., etc. I can rest knowing that, Lord, it's already done. Why? We already prayed, and we're still praying. We believe na nagawa na namin ang best namin, Lord, you will do the rest. Hello? Hello? Prayer speeds the work. Prayer sustains the work. Prayer gives you strength for the work. Prayer makes you accomplish the work. Kaya i-compare mo ang isang life group mentor na nagpipray sa hindi ang bilis to grow na nagpipray. I-compare mo yung church na nagpipray sa hindi nagpipray ang bilis ng growth na nagpipray. Prayer accomplishes much.
kung feeling natin burden ang manalangin, then mag-isip-isip ka ulit. Because may mga bagay na i-accomplish na ni Lord para sa'yo kapag nanalangin ka. May mga bagay na aabutin ni Lord para sa'yo pag nanalangin ka. May mga bagay na tatapusin na ni Lord para sa'yo pag nanalangin ka. Even kung nanliligaw ka, hindi ka nagpipray, bahala ka dyan. Kapag nagpipray ka, si Lord na nanliligaw para sa'yo. Kung will kayo ni Lord, ah. Pero kung hindi naman kayo will ni Lord, si Lord mismo, kakausapin kapag nagpipray ka, anak, hindi nga siya. Hanggang sa makonvince ka, na o nga, no, hindi siya. Pero lahat yun nakuha mo sa panalangin. Eh, pag hindi ka nananalang, hindi mo marinig si Lord na hindi pala siya. Puro ka siya na nga, siya na nga, siya na nga. Hindi mo narinig si Lord na hindi siya, hindi siya, hindi siya. Sa panalangin, sasabihin sa'yo ni Lord, siya o hindi siya. Basta malaki ang maa-accomplish pag ikaw ay nanalangin. At kung kayo will ni Lord, si Lord ang manliligaw. Okay, nire-reject ka, fine. Dadaan kasi sa panalangin. Lord, bahala ka na. Ano ba yung parang kulam ha? Hindi kulam ha? Kakatakot ha? Hello? You will burn out, kapatid, without prayer. Any major project or major decision, you must involve prayer. Ang dami rito, leaders, hindi nagpipray. Major decision, di mo pinagpray. Kaya tinanong ko, pinagpray mo ba yan? Oo naman, nagpipray naman po ako. Sa mga ganong word, alam mo, hindi nagpipray eh. Mapapahama ka dyan, kapatid. Luke 6:12, 13, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Look at this. Great project po ito. Yung 12 disciples si Jesus. Pag nagkamali siya rito, patayin na. Pinag-pray niya. Pinag-pray niya. 12 disciples, so pinag-pray niya. Mapapangasawa mo rin pag-pray mo. Hello? Kung saan ka magka-college, pag-pray mo rin. Ano ba, saan ka ba talaga magtatrabaho? Pag-pray mo rin. Kapatid, pray! May pananampalataya ka, pray! Nakakagwapo ang nagpipray. Ano yung asawa ko, parang wala namang ng spark sa akin. Mag-pray ka, mai-inlove sa'yo ulit. Sa greatest project or greatest milestone ng buhay natin, pray for it. It's like saying, Lord, pinapasa ko sa'yo ang burden. Ikaw gumalaw. Si Lord naman ang gagawin, okay, akin na. Hindi naman sir sasabihin, ba't mo sa akin pinapasa? Bakit ako bang papakasal? Hindi ganun si Lord. Ipasa mo kay Lord. Lord, bigat na ako sa disciples ko. Tulungan mo ako. Huwag mo iparinig sa Facebook. Isumbong mo kay Lord. Sa panalangin, it's either sabihin sa ni Lord, ikaw may kasalanan eh. Nabago ka. Or, oo nga, talagang pasaway talaga. May sa demonyo. Di ba, Ali? Di ba? Baliin ko na lang ang ano. Ang sungay, total nag-pray ka naman. Dalawa yan eh. It's either ikaw baguhin o talagang yung tao yung babaguhin. Ako ganyan eh. Minsan may sinusumbong ako kay Lord. Talaga, susumbong ko talaga kay Lord eh. Mamaya bumabaliktad eh. Sa prayers, ang mababanggit ko, Lord, patawarin mo ako. Ako pala may kasalanan. Ganun ang prayer eh. Susumbong ko. Inis na inis, Lord, patawarin mo ako. Nag-uumpisa pa lang ako si Lord, sinasabi na sa akin, ikaw may kasalanan, ikaw magbago. Oh, ganun po ba? Okay. Ganun sa panalangin, it's either baguhin ka o babaguhin talaga yung pinagpipray mo. Panalo tayo both. Kaya nga sabi ko, Lord, bakit binabalik tayo na lumuhod? Nakakatamad, lumuhod, tama.
tayo na lang ako. Hindi, lumuhod ka kasi si Daniel lumuhod. Ang sakit sa tuhod, pero grabe ang kapalit. Magugulat ka na hinatid na ni Lord sa'yo pang tuition fee. Magugulat ka hinatid na sa'yo ni Lord yung kagalingan. Hinatid na sa'yo ni Lord yung pangangailangan mo, yung kailangan mo. Hello? Kami ganyan, just last week, meron kami pinagpipray, nagpray na yung asawa ko. Lagi naman yung faith niya, ako nagbe-benefit eh. Lord, kailangan namin na amount na ito. Mamaya may naghatid na sa amin, nagpreach ako, hinatid sa amin. Kami namin, ang laki naman ito. Sabi ni Lord, bigay daw sa inyo kailangan nyo. Nagtingin na kami. Sabi niya, my love, nagpray lang ako kahapon. Pinagpray namin din ni Tatang. Ano nangyari? Ganun si Lord. Lalo na, kapag pinakita mo kay Lord na, Lord, ikaw lang talaga kailangan ko, hindi ko na kaya to, magmilagro ka, si Lord gagalaw. Come on, palapakan natin si Lord. And even when you feel like you're about to give up, you pray. Matthew 26, 36, 39. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken away from me, yet not as I will, but as you will. Luke 9:28, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up unto a mountain to pray. So makikita ninyo, kahit sa depression, sa takot, you pray, bibigyan ka ng lakas ni Lord. Paano kinaya ni Jesus Christ yung cross? Prayer. Prayer. And get a group. May impact when you pray with your mates. Huwag puro chismax. Pray. Coach Tin, sino ang ano mo? May grupo ka ba? Na ano, tala, pray tayo. Hello? Ikaw, Ann, meron ka bang praying group? O chismis group meron tayo? Matthew 18:19, again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Kaya ako sabi ko, Lord, kukuha ako ng grupo that will pray with me. Ang daming attacks. Hindi ko kaya mag-isa. They will pray with me. Ang daming endeavor. Ang laki ng endeavor. They will pray with me. There is power when we agree. Prayer accomplishes much. Number three, prayer overcomes the work of Satan. Prayer overcomes the work of Satan. Matthew 17:15, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and suffers sorely. I already discussed this to you. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they were not able to heal him. And Jesus answering said, O unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked him, and the demon went out from him, and the boy was healed from that hour. Then the disciples, coming to Jesus apart, said, Why were not able to cast him out? And he says to them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard, you shall say to this mountain, be transported, and it shall transport itself, and nothing shall be impossible to you. But this kind does not go out by prayer and fasting. Hello? May mga galaw ang demonyo na malakas, pero kung nag-pray and fast ka, gaano pa kalalim niya mapubunot dyan. Hello? Hello? Ang kalaban, hindi natatakot sa ritual natin. Natatakot siya sa genuine prayer natin. Kasi alam niya, nalalampasuhin na siya. Kaya ganyan si Daniel nagpipray, lumalaban na yung anghel doon sa principality. Ganun ang nangyayari. Pag nagpipray tayo,
something is happening in the spiritual realm. And we overcome Satan. Ephesians 6:12, our struggle is not against flesh and blood, but against principalities, authorities, amen, rulers, okay, spiritual, okay, powers in the heavenlies. So we exercise our authority through prayer and fasting. May problema sa marriage mo, demonyo yan. Pray. May problema sa mga anak mo, demonyo yan. Pray. May nangyayari sa life group mo, demonyo yan. Pray. Ano nangyayari sa finances ko? Para kinukupitan ako. Hello? Ang daming provision ni Lord, pero para nalalaglag, demonyo yan. Pray. Si Pastor James Shrubal, anak niya po ay nagrebelde, nagdrug, nakipag-live-in at lumipad ng ibang bansa. Sinikreto niya yun sa church, so wala nakakaalam. Then may isang intercessor na tinanong si pastor, kamusta yung anak mo? Kasi nagkaroon siya ng vision eh, doon sa babae. And kinonfirm ng pastor kay na tama yung vision at ito yung ginagawa ng anak niya. So ginawa po ng intercessor ay umuwi ito ng bahay. And then she powerfully prayed for the daughter of the pastor. As in, sinigaw niya yung pangalan. She cried out. And alam niyo po ba no, ang nangyari? May tanong mo sa akin, nangyari? Same night, may isang anghel, biglang hinila yung babae, pabalik ng bansa nila, biglang nagbihis yung babae, sumakay ng eroplano, nakipag-reconcile sa tatay niya. Nagulat na lang yung babae, biglang may force na parang hinila siya, dinala siya pa uwi ng bahay nila. Alam mo, sa prayer, iuuwi niyan yung asawa mo. Sa prayer, iuuwi niyan yung anak mo. Sa prayer, iuuwi niyan yung mga prodigal son sa loob ng ating simbahan. Kaya magugulat kayo, ang daming babalik. Why? Kasi tayo ay nananalangin. Kapag nagtrabaho tayo, nagtrabaho tayo. Pero kapag nanalangin tayo, si Lord, yung sa kamay niya, siya ang mag-accomplish yan. Siya ang gagalaw niyan. Siya ang tatrabaho niyan. It moves the hand of God. Ibig sabihin, grabe naman, hindi kusa yung hand ni Lord. Hindi ko sinasabi yun. Pero sinasabi ko, pinapagalaw niya ng malakas ang banal na Espiritu Santo. Hello? Hello? There, you know, we cannot fake anointing. We cannot fake it eh. Di ba pwede tayo kumanta o sumigaw? Ah! Di ba parang, uy, ang galing. Pero what will break yokes? What will break addictions? What will break strongholds? Prayer. Kaya hindi pwede. Hindi pwede eh. Magpe-preach ka? 1 hour, pray before. May life group ka? Pray 1 hour before. Pinadala ka sa Mindanao, mas iturbo mo yung prayer 2 hours before, 3 hours before. Depende, mararamdaman mo naman yung spirit eh. Kami ganyan eh, pag sa Cebu, bakit ganun? Ang lakas, ang nararamdaman mo na yung principalities, galit eh. Ang lakas. Kailangan, hindi dadaan, hindi uubra yung 1 hour prayer eh. 3 hours sa prayer, makapag-preach ka doon. Hello? Sa Japan? Ay, mas grabe doon. Wala pang record ang Japan revival. Yeah! Pag nagpipray tayo doon, kamusta mga Christian doon? Are they praying? Alam mo, sa isang church, ako sa totoo lang ha, may mga church na pag nagpipreach ako, ang gaan. Bakit? Prayerful yung mga tao eh. Hello? Ibig sabihin, wala na, gumagalaw na si Lord. Hindi ka pa nag-preach, gumalaw na si Lord. Pero may mga lugar kung saan ang hirap. Bakit? Kasi wala nagpe-pray. That's why ang gagawin natin, hindi, let's pray ahead of time. Fasting na tayo, pray na tayo, 1 hour or 2 hours. Depende dun sa stronghold or nararamdaman natin ang lakas ng spirito dito. Ah.
daanin natin sa panalangin. Tingnan natin kung hindi gumalaw si Lord. We need praying believers today. And Father, I don't know whom He will rescue through us. Suicidal, the depressed, I don't know. Families, you just don't know how dark this world is. Ay kailangan tayo mag-ilaw through our prayers. Warriors, rise up. Ang ganda-ganda nung kinanta kanina. We have the authority. Tama ba? Ano yun? Sige nga, kantahin natin. 1, 2, 3, go. Ano yun? Kanta yun. Ha? Kantahin natin mamaya, ha? May lyrics. Happy ko, Lord. Yan yung ibibreach ko. May authority tayo. Gamitin natin yung authority natin. May authority tayo. Gamitin natin yung authority natin. Sandali, may authority ako. Hindi dahil magaling ako, pero tinanggap ko si Jesus Christ at sa pangalan ni Jesus, sige, pag-pray natin yan. Pag-pray natin. Like, let's pray. Let's go in circle. Let's pray. 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 May gagawin si Lord. Magkakaroon po tayo ng prayer every Saturday. Kung may mga prayer request kayo, babanggitin din namin yung mga request ninyo na sa tingin namin na kailangan idulog sa church. For example, may sakit ang tatay ninyo, ipag-pray natin together. May gagawin si Lord sa atin. And may record ng milagro pa, amen, ang sunod-sunod na isusurpresa ng Panginoon po sa atin. Amen. Tatayo po tayong lahat. Amen. Thank you, Jesus. Tinan mo nga yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Ano ba yan? Ako ito ha. Tingin mabuti sa akin. Bakit ka ba pumupunta ng church? Ha? Sana isa sa rason ba't ka pumupunta sa church is kasi makikipagbakbakan ka. Sige, tapikin mo nga yung katabi mo. Ready ka ba makipagbakbakan? Kasi parang, alam mo yun, parang hindi eh. Para nandito ka, para ano eh, mag-scout, sino bang pwede ko mapangasawa eh. Dapat, ang daming, dapat ipanalangin. Lord, hanggang sa bumalik ka, we're gonna fight for revival. And we're gonna believe for revival until you come. Kantahin po natin tong kanta na to. Ganda nung kanta. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I have the authority. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Ooh. Yes, Lord. Jesus has given me. Sige po, declare that song. When I open up my mouth, miracles come breaking out. Come on. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles come breaking out. I have the authority. Oh, Jesus has given me. When I open my voice and shout, every wall comes crashing.
Jesus, yeah, Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles are breaking out. I have the authority. One more time, church. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Pagbilang ko ng tatlo, kung gusto mo ma-recover ang prayer life mo, kung gusto mo bumalik yung sigla ng prayer life mo, kung gusto mo gumaling yung tuhod mo para makaluhod ka muli, dahil naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin. Pagkabilang ko ng tatlo, sige po, tumakbo ka rito sa harapan. If you want your need to recover, if you want your prayer life to recover right now. 1, 2, 3. Sige po. 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 Run, 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 run. Run, 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 run. Come on, demonstrate your faith. Come on, demonstrate your faith. Come on, demonstrate your faith. Come on. Meron pang space sa harap. Come on. Come on. Come on. Run, 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 run. Kung hindi na kasha, it's time. Lumuhod ka sa Panginoon. Sharayarabashikarabashikarabade. Oh, come on. Come on. Come on. Oh! Balik sa prayer life. Balik sa panalangin. Prayer is the key to revival. Prayer is the key to revival. Prayer produces power. Prayer accomplishes much. Prayer overcomes the power of Satan in your life, in your family, in this nation. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I am seated in the heavenly place, undefeated, where the water has conquered it all. Let's practice. Come on, you pray. Sige, you pray. You cry out to God. Come on, cry out to God. Come on, pray. You cry out to God. Kailangan ka namin, Panginoon. Hindi namin kaya nang wala ka. Umabalik kami sa iyo. Umabalik kami sa panalangin. Umabalik kami sa pagsandal sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na kaya mo.
may hangganan kami. Pero ikaw, Panginoon, wala kang hangganan. Walang hindi mo kaya. Walang hindi mo kayang solusyonan. Walang bagay na hindi mo kayang sagutin, pagalingin, paguhin. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At bumabalik kami sa iyo, Panginoon. Ibalik mo ang bawat isa sa panalangin. Ibalik mo ang bawat isa sa pagdepende sa banal na Espiritu Santo. Ibalik mo ang bawat isa sa pagsandal sa Biblia, sa pagtiwala sa Biblia, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa na makita na nagmimilagro ka. Nawa, Panginoon, ang mga milagro sa Biblia ay hindi lang nila mababasa. Ang mga milagro sa Biblia, Panginoon, ay makikita nilang mangyayari sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga marriages, sa kanilang mga ministries, sa kanilang syudad, sa aming bansa, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, walang imposible. Ikaw ang gagalaw. Magbukas ka ng mga pintuan, Panginoon. Hindi na namin kayang buksan ang mga pintuan sa gobyerno, sa mga campuses, sa corporate places, pero kaya mo magbukas ng pintuan. Karabashi, karabahan. Oh Lord God, buksan mo ang mga pintuan para madaming taong maborn again. Buksan mo ang mga campuses. Buksan mo, Panginoon, ang mga corporate places. Buksan mo ang mga syudad. O rabashi, karabahan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang season na ito ay harvest season. At ang outpouring, the greatest outpouring yet will happen in this season. In this season. In this generation. The greatest outpouring yet will happen, Lord God, in our time. Souls, thousands of souls will come to the Lord, and we will experience rain from heaven. We will experience rain and outpouring, Lord God, like never before. Revival will break out in the mighty name of Jesus. Healings will happen here and there, Lord God, and blessings, Lord God, will overtake your people. Lord God, pinapapuntahan mo pa lang sa amin, pero nag-advance ka na. Nandoon ka na. Meaning, pinagpala mo na yung lugar. Pinagpala mo na, Panginoon, yung business. Pinagpala mo na, Panginoon, yung sinasabi mong puntahan namin. Pasukin namin, Panginoon, in Jesus' name. Advance ka na. And you're just telling us, hey, I'm already here. Just walk on waters. Sige, lumakad ka sa tubig, lumakad ka in faith, by faith, live by faith, and you will see yourself walking on waters. Anak, advance na ako. Advance na ako. I already blessed your future. Wala ka dapat katakutan. Blines ko na ang kinabukasan mo. Hawak ko ang kinabukasan mo. Wala ka dapat ikatakot dahil ako ang bahala sa'yo. Come on, thank the Lord right now. Come on, thank the Lord. Come on, just thank Him. Sige, magpasalamat ka na. Sige, magpasalamat ka na sa Panginoon. Karabashi, karabahante. Come on, magpasalamat ka na. Thank God in advance para sa campus na bubuksan niya. Magpasalamat ka na in advance para sa restoration ng marriage mo. Magpasalamat ka na in advance para sa pagbabago ng anak mo. Magpapasalamat ka na in advance sa pagpapala na paparating sa'yo. You do not need to contend
You just need to pray. Oh, and the Lord is saying, oh, anak, I will bless you. Come on, thank God for the blessing. Come on, thank God for the breakthrough. Come on, thank God for the harvest. Come on, thank God. Karabarabashi karabahate. Oh, Jesus has given me. If my voice is shout, every wall comes crashing down, I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, dahil magbubukas ka ng mga pintuan sa Manila, sa U-Belt, para mapasok namin ang mga campuses sa U-Belt. Lord, sarado yung mga pinto, buksan mo, Panginoon. I pray, Lord God, for thousands of students, Lord God, to be one in you both in Jesus' name. Father, open doors for the churches, Lord God, to penetrate. Father, empower the body of Christ in Manila, because we believe the greatest outpouring yet in Yubel will happen in this time after the pandemic, where people, Lord God, are depressed, suicidal. They will come to you. They will ask for help, Lord God. They will cry out to Jesus and they will say, Jesus, I need you. We need you. I pray, Lord God, for principals, Lord God, deans, teachers, professors, Lord God, for an outbreak, Lord God, of the members of the academe, Lord God, that will come to you, Lord God, that will accept you as their Lord and Savior, Lord God, and also an outbreak of parents, Lord God, coming back to you. May mga estudyante, Panginoon, Lord God, na madadala nila ang kanilang mga parents, Panginoon, sa simbahan. Oh, naniniwala po kami sa pag-ulan mo. Father, open more doors even in Quezon City. Lord God, in different parts of Luzon and even in Visayas and in Mindanao, Lord God, government officials, Lord God, will see, Lord God, that they need us and that they will open doors for us. Salamat po dahil may gagawin kang matindi in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Also, for the last time, let's pray for the prodigal sons to come back. To come back. Sige po. Hayaan mo na mahila sila sa panalangin. Hilahin sila pabalik sa simbahan. Hilahin sila pabalik sa Panginoon. Hilahin sila pabalik kay Kristo. Hilahin sila pabalik sa presensya ng Panginoon. Come on, pray right now. Sharabarabashi karabahante. Thank you, Jesus. For us.
country. Rain down in this generation. Rain down in our families. Rain down. Rain down. Jesus, I give it me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority. Jesus, come on, pray. Sharabashi karabashi karabaha. Come on, groan. Sharabashi karabashi karabaha. Come on, speak in tongues. Karabashi karabaha. Giants fall when you said undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. Hindi sayang lahat ng iyak. Lahat ng pumatak na luha ngayon. Ang lakas ng tama niyan sa langit. Kung iiyakan na rin lang, umiyak ka na sa Panginoon. Huwag ka na umiyak sa tao. Umiyak ka sa Panginoon. Kasi ito yung iyak na hindi lata. Ito yung iyak na binibilang sa langit at may impact sa langit. Iyak na sasagutin ng langit. Iyak na nare-recognize at ni-recognize ng langit. Iyak na hindi sasayangin ng langit. Nga pala, pag umiyak ka, hindi yan sasayangin ni Lord. Hindi si Lord kailanman nagsasayang ng luha. Lalo kung alam niya na iniyak mo yan, nang may pananampalataya at naniniwala na siya lang ang kayang gumalaw sa buhay mo. Hindi nang babaliwala si Lord ng luha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want you to stand up right now. I want you to get a partner. Dalawa-dalawa lang. Amen. Bulong mo sa katabi mo yung prayer request mo. Tapos mag-pray kayo both. Dalawa-dalawa po. Come on, get a partner, please. Even coaches. Thank you, Jesus. Sige po. At the count of three, I want you to pray. I want you to pray. Get apart. Dalawa-dalawa. Siguro yung isa. Go to. Thank you, Jesus. Sige. Sige, bulong mo na. Bulong mo yung prayer request mo. Thank you, Jesus. The world will see how great, how great. Sige. Is our God. Oh, and how great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great. Thank you, Jesus. Is our God. Okay, yung isa naman magpipray. Thank you, Lord. Sige, take turns. You're the name above all names. You word. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God.
above above every name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great, how great is our God. Thank you, Lord. Sige po, raise your hands. Are you done? Sige po. Kung kayo ay tapos na, raise your hands. Father, we receive anointing and empowerment and desire and passion, Lord God, to pray. We receive it right now. And we're not gonna wait tomorrow to pray. We're not gonna wait for next week to pray. We're not gonna wait for next month to pray. We're gonna pray starting today. First thing in the morning, we're gonna kneel down and ask for your grace and your favor and your strength and power for the day. And naniniwala kami, Panginoon, na makikita namin yung difference. And as we build, Lord God, the momentum, and as we build the discipline to pray, Lord, makikita po namin, Panginoon, yung power mo, Panginoon, that will move through us and in us. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami, itatawid mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa susunod na level ng aming anointing, susunod na level, Panginoon, ng aming maturity, Panginoon, ng pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon. Lord God, next level, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. Lord God, gamitin mo ang bawat isa, kanilang mga panalangin para madaming tao ang mabago, kumaling, para ang aming bansa, Panginoon, ay maborn again. Maraming maraming salamat po, may gagawin ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng amen.